So paalala lang mga sangkay, kung ikaw po ay nerbyoso, matatakutin ka, eh humanap ka po muna ng ibang mga video or manood ka po muna sa ibang vlog mga sangkay para hindi ka po magreklamo na natatakot ka sa ating content ngayon. Dahil dito sa ating channel, pinapakita po natin kung ano po itong mga realidad na nagaganap ngayon sa ating planeta. At para lamang po ito sa mga malalakasang loob. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. Alam niyo mga sangkay, pag pinag-usapan po natin itong mga propesya na nakasulat po dito sa Biblia, talagang makikita po natin ngayon mga sangkay na nagaganap po ng sabay-sabay itong mga kung ano ang sinabi sa Biblia. Mga propesya. Just imagine guys, ilang libong taon po na isulat mga sangkay ito, itong salita ng Diyos mula po sa mga kinasihang mga tao ng banal na espiritu. Subalit mga sangkay, ngayon kasalukuyang nagaganap ng sabay-sabay kung ano ang nakasulat sa Biblia. Pag-usapan po natin yan mga sangkay, but anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Mahigit 1 million na po tayo dito mga sangkay, ayan po, 1.26 million lang naman po tayo dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kayo namang mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon na ito na nga mga sangkay, pag-usapan mo natin itong nangyayari sa ating planeta. Gaya ng sinabi ko, this book, mga sangkay, is telling kung ano po ang magiging future ng ating mundo. At kung ano po itong kasalukuyang nagaganap ngayon, mga sangkay, andito po yan sa Biblia. Ngayon, may nangyayari po sa isang lugar dito sa ating mundo, isang bansa sa ating mundo. Firefighters battle fast spreading wildfire. Mga sangkay, doon po ito sa Greece. Nahihirapan na daw po sila kasi itong kagubatan mga sangkay sa mundo natin ngayon. Magugulat ka. Kusa na po itong nasusunog. So ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dyan? Mamaya, pag-usapan po natin yan. Firefighters have been battling a fast-moving wildfire outside Athens since Sunday afternoon. Residents have fled their homes and the blaze continues to spread. Now, the wildfire was fueled by hot, windy weather while more than 400 firefighters fought the blaze as it burned trees. So makikita niyo mga sangkay, doon sa Greece, ayan po yung kulay ng ulap niya ngayon. Akala mo pula o orange mga sangkay dahil po yan sa matinding pagkasunog ng kanilang kagubatan. Kusang nakusunog mga sangkay. Ito yung realidad. Kaya nga sabi ko, yung mga matatakotin dyan, puwitin mo nang lumipat sa ibang channel kasi isipin na naman ng iba na tinatakot, but guys, hindi po ito pananakot. Mismo mga scientist, mga sangkay, ito po yung kanilang nakikita ngayon na ang ating planeta ay may hindi maayos na kalagayan. Houses and cars. They were backed by 16 water bombing planes and 13 helicopters. So ayan, mga sangkay, gumamit na po sila ng mga eroplano para lamang po maapula yung pagkasunog pero hindi pa rin po sapat. The fire brigade has said the situation remains dangerous as the fire is spreading between residences. Grabe, tingnan nyo yan mga sangkay. Alam nyo, guys, sa panahon natin ngayon, ang dali na po makuha yung mga information eh. Sobrang bilis dahil po sa may social media at yung technology po natin ngayon, yung internet, napaka-easy na lamang po. So, nakikita po natin around the globe kung ano ang nangyayari. Hindi po tulad noon mga sangkay, radyo-radyo lang. Tapos hindi po natin aktual na nakikita. Unlike now guys, kagaya po nito, nakikita na po natin ang aktual. Nakikita na po mismo ng ating mga mata itong nagaganap sa ibang mga bansa. Residents of the Greek town of Barnabas fled their homes on Sunday as hundreds of firefighters battled a fast moving. Grabe, may kabayan pa naman. Sobrang bilis daw po ng pangyayari mga sangkay. At tandaan po natin, hindi lamang po ito doon sa Greece. Maging ang Canada at Amerika, kasalukuyan mga sangkay na nangyayari itong sunog sa kagubatan. Na mas malawak pa po dito. Wildfire just outside Athens. The blaze about 20 miles north of Greece's capital is being fueled by hot and windy weather. Σε μηδέν χρόνο περικυκλώθηκε το χωριό. This resident says the fire, quote, started from
from one point and suddenly the whole village was surrounded. Grabe. Thick clouds of smoke could be seen drifting over the tourist hotspot. Ayan, mga sangkay, makikita nyo, punong-puno na po ng ulap yung buong paligid. Galing po sa sunog. A fire brigade... Usok. No? Spokesperson said flames were reaching as much as 25 meters high. So nababalot na po ng usok yung buong paligid. Hindi pala ulap, kundi usok ito, mga sangkay, na nakapalibot na dahil po sa sobrang lakas ng pagkasunog ng kanilang kagubatan. Trees. Evacuation alerts are in place for 9 areas near Vernavas. Several other regions across Greece are on high alert for fire risk. Authorities have called for emergency measures involving the army, police, and volunteers to deal with forest fires until August 15. Hundreds of wildfires have broken out across Greece since May. Scientists attribute their frequency and intensity to the increasingly hot and dry weather conditions linked to climate change. Linked to climate change. Dahil po sa climate change, mga sangkay, nangyayari po itong matinding weather events ng ating planeta. At kung ang ibang mga lugar ngayon, mga sangkay, meron pong matitinding pagbaha. Sa ibang mga lugar naman, ito po ang nangyayari. Sobrang init ng panahon. At alam nyo ba, mga sangkay, connected po yan sa kung anong sinasabi ng Biblia? Mamaya, pag-usapan natin. After its warmest winter on record and long periods of little or no rainfall, Greece also registered its hottest June and July. It is expected to record its hottest ever summer this year. Okay. Ngayon, mga sangkay, ito pa. Doon po sa Spain, na mayroon pong extreme heat warning na inisyo po, mga sangkay, dahil po sa tumitinding heat wave. While Greece battles a wildfire, the rest of Europe is sweltering in an ongoing heat wave. Grabe, the rest of Europe. Spain's weather agency has issued an extreme heat warning for the Basque country and Cantabria in nagbabala na po sa mga tao, mga sangkay. North. But intense heat is predicted throughout Spain. In the Basque city of Bilbao, temperatures have touched 45 degrees Celsius while people seek shade under trees and umbrellas. The south of Spain usually bears the brunt of the summer heat, although the north is cooler comparatively. And residents say it is not unusual for cities like Bilbao to experience the highest temperature in the country on certain days of summer. So kanya-kanya na po silang diskarte ngayon dyan, mga sangkay, dahil po sa sobrang init ng panahon doon sa Europe. Ayan o, iba nagpapahangin na po sa labas dahil hindi na po kinakaya. Tingnan nyo yung mga tao, mga sangkay, nagbubuhos na rin po ng tubig sa kanilang ulo dahil sa sobrang init. That such peaks were not common a decade ago. So hindi na common yung nangyayari. Tingnan nyo, mga sangkay. Like residents, tourists have been sweltering across Europe. Kumukuha na po sila ng mga tubig, no? Sa gilid-gilid para lamang po ibuhos sa kanilang ulo at maramdaman po nila yung lamig. Cities in Italy are on red alert, including top holiday destinations such as Florence. Grabe, may red alert na rin, mga sangkay. So ang daming warning na ito. Sobrang init ang panahon. Ngayon, ano bang sinasabi ng Bible dyan? Anong sinasabi ng Biblia tungkol po dito, mga sangkay, sa nangyayari sa ating planeta? Climate change. Global warming. Pag-usapan po natin yan. Global warming, mga sangkay, ito po ay ang patuloy na pagtaas ng temperatura na nagdudulot po ng mainit na panahon sa buong mundo, mga sangkay, na nagiging cause din po nito ang pagkakaroon ng mga malalakas na bagyo. Ngayon, eto. Sabi ng Bible dito, mga sangkay. Sabi ng Bible, in Second Peter, eto yan, mga sangkay, oh. Second Peter, chapter 3, verse 7, by the same word, the heavens and earth that now exist are stored up for fire. So ito po yung magiging future ng ating planeta, mga sangkay, sa apoy. Kasi babaguhin ito ng ating Panginoon, ayon po sa Bible. At itong prophecy na ito, mga sangkay, hindi po ito yung tipong fantasy lang na akala ng iba, akala ng mga atheist, fantasy. But this is the reality. Ngayon, mga sangkay, parang pinagpapraktisan na po ang ating planeta. Natutupad po ang sinasabi ng Biblia na iinit ng iinit ang panahon. And in the book of Revelation, mga sangkay, nakasulat po doon na sa sobrang init ng panahon,
lahat ng may tatak ng number of the beast, yung 666, mahihirapan sa araw na yon. So, at that time, malamang mga sangkay, masyado na pong malala ang init ng panahon. Ngayon, nakikita na po natin, mga sangkay, di ba? Ngayon, ang hirap na pong lumabas ng bahay kapag ka-summer, kapag ka-tag-init. Bakit? Sobrang init na po ang lala. Kagaya po nang nangyayari sa ibang bansa, mga sangkay, yung kagubatan nila mismo nasusunog na. Ngayon, biblical pala ito, mga sangkay. Bakit? Dahil po, ang future ng ating planeta, mga sangkay, iinit po talaga ng iinit. Ayan, no? But by the same word, the heavens and earth that now exist are stored up for fire, being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly. So this is biblical, mga sangkay. Itong mga nangyayari ngayon, mga senyalis pa lamang po ito. Wala pa po tayo sa sukdulan. Dadating at dadating ang isang araw, mga sangkay, na itong planeta natin, mas lalo pa pong iinit. At ngayon, nakikita po natin ang mga senyalis, mga sangkay, nasusunog po yung iba't ibang mga kagubatan ng kusa. Sino ang mag-aakala na ang kagubatan na siyang suporta sana, mga sangkay, sa ating kapaligiran para hindi po lalong uminit? Eh, sila po mismo ang naaapektuhan. So, ito po ang nangyayari. Sa ano, mga sangkay, diba? Sa Spain. Nagpapanik yung mga tao dahil po sa sobrang init ng panahon. Ang pagkakaalam ko sa Japan din, sobrang init din po. Sa ibang part ng Japan. Tapos mga sangkay, doon sa Greece, nagkaroon po ng matinding destruction, nung nagkaroon po ng sunog sa kagubatan na naman, na gumamit na po ng mga fighter jets or mga eroplano, mga sangkay, plane, para maapula yung apoy, nagbuhos ng tubig, pero wala pa rin. Biblical, mga sangkay. So ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Sa atin na pag-usapan? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.